Pero bago natin tanggalin yung gulong, luwagan muna natin to sa may caliper banda. Ito pala yung 12. Ayan, luwagan muna natin. Tapos, matayan ang katorse. Sakit at saka ano. Thank you.
So ngayon guys, dapat pagpapalit ako ng oil seal. Ito bumili na nga tayo ng ng oil seal 350 isa nito guys, so 700 'tong dalawa. Tapos nung binaklas natin siya, hindi pala sa oil seal ang nag-leak. Dito pa talaga sa o-ring lang pala. Ayan kung napapansin niyo. Ayan, sobrang daming langis. Ibig sabihin dito lumalabas yung langis natin. Kaya siya nauubusan yung natin yung fork oil natin, diyan lumalabas. Kaya siya nauubusan. So nung nakaraan bumili na tayo ng pambukas nito, guys. At i-ano natin. Unwrapping natin. Sabay subok na kaagad. Ito pambukas talaga dapat ng oil seal guys. So di naman kailangan na magpalit ng oil seal. Pero at least maski pa paano mayroon natin pang kabit. Pero ito guys, pangtanggal to ng ng o-ring. Kaya dito sa may pinakataas, pinaka-cap ng ng oil seal natin, dalawa tong na to bali. 'Yun ang isa, tapos yung isa-isa. Parang titos na fabricated. Ayan. Ayan, sobrang ganda ng paggagawa. Ayan. Ito yung pinakamura na pangtanggal guys ng oil seal na nakikita. Ay, ng shock. So, ayan yung shock natin. Ayan yung pangtanggal dapat dito sa ilalim. Pero ito ngayon, hindi natin magagamit. Pero ang pinakamagagamit natin ngayon, ito. Ayan. So dalawa pala, dalawa pa yung guys. Sobrang ganda na yun ng ng magagawa. Ito 200 lang mahigit to. Ilalagay ko yung link dito sa baba guys. Hindi to sponsored guys. So nakita lang natin sa Lazada yung pinakamura na pwede natin gamitin. Kasi yung iba nasa 400 mahigit, tapos stainless siya. Okay naman din yung kaso mahal. So dito naman tayo, alagaan na lang natin 'to. Baka lang siya. Pero pwedeng-pwede na 'to, guys. Hindi naman tayo madalas nagre-repair. So testing na natin kagad. Ipasok lang 'to dito. Luwagan natin. Bali itong dalawang to guys, ipapasok natin sa may kanal.
papasok lang natin siya sa kanal. Ipita lang natin. Ayan, hindi na yan mag-aano. Ayan, tapos ikutin natin to. Noong nakaraan, hirap na hirap tayo nito guys. Kasi wala tayong gamit. Ayan lang siya, kadali oh. Ayan. So, kuha lang tayo ng pangsungkit ng lock ring. Hirap pa rin pala. Hirap na nga nang walang. Ayan, nasira na yung panungkit ko guys. Yun. Yun lang talaga pinaka-picnic guys. Hanapin lang yung hanapin lang yung pinakadulo. Itong dalawang to. Dito kayo magsusungkit. Tapos release natin pa unti-unti. Pigilan to kasi medyo mahaba tong spring natin guys kasi sa inmax na to. Lagyan ko na lang ng takip guys para hindi tumalsik. Masikip pa rin. Yan na. So good. Ito na yung o-ring natin guys. Ito yung papalitan natin ng o-ring. Kasi ito ano na to, wear na siguro to or malambot na or kaya masyado nang lumiit kaya ito tumatagas guys kagaya nito. Yan o, tagas din siya. So yan lang yung papalitan natin. Tanggalin lang natin to. Tapos tataob natin kung may laman pa. Kuha lang muna tayo ng lagayan guys. Tingnan natin kung may laman pa. Ngayon napakakunti lang ng laman. Ganun natin siya dyan. So same procedure naman tayo dito sa isa guys. Ganun lang din yun. Para matanggal natin yung ring ano, lock ring.
Ayan, hanapin natin yung dulo. Nandito yung dulo banda, guys. Ayan, tanggal na kagad. Hindi ko natatakpan. Nakakita niyo talaga yung ano. Ulitin ko, kaya mahaba yung spring natin, guys. Kasi sa ano na to, sa Aerox na spring. Eh, nung kinabit ko to, medyo gumanda din talaga yung ano. Pero yung iba ayaw nila. Siguro, depende na lang po talaga sa rider. Para sa akin, epektibo yung ganito, guys. Yung spring pinalit natin yung sa Aerox mismo. Ayan na. Tanggal. So, ito yung o-ring. Itong goma, ito yung goma, guys, sa palitan natin. Tanggal. Ito, marami-rami pa ito ata. Sabay. Ayan. So hindi natin magbabaklas, bali papatulo ko na lang ng matagal yan, tapos magantay tayo ng alas 8 kasi sarado pa yung bilihan ng mga o-ring. So ayan, guys, nakabili na tayo ng o-ring, guys, sa Yamaha mismo. Bili natin ito is, ayan yung code. So bili natin ito is 75 ang isa, so 150 itong dalawa. Tapos ito yung pinatulo natin na ano natin. Yan, yan yung tulo niya. Nandito sila sa taas, guys. Yan, binitin ko muna ng isang oras. Ganyan siya ng isang oras para tulong-tulo yung ano. Yan, meron pa rin lumalabas konti. So, rice na yan. So, kakabit muna natin yung o-ring dito sa ating pinaka-cup, guys. So, lagyan na natin siya ng kunting grasa para pagpasok natin mamaya, kusang dudulas siya. Minsan kasi pag hindi siya dudulas, minsan yung kus ng pagkapilipit niya. Kaya lagyan natin siya ng kunting grasa. Okay, pasok natin. Ayan, ganun din sa kabila, guys. Tapos dito sa paglagay ng ating ano, guys, pork oil. So dati kasi ginawa natin, nilibel natin siya dito sa ano, nakalagay to. Paglagay nga pala nito, guys, una yung pinaka dikit-dikit bago yung medyo malalayo yung distansya ng kanyang spiral. So ayan. So yun nga, ulitin lang natin yun kasi yun ang gusto kong settings, guys. Nilagay natin to, tapos nilagyan natin siya ng langis hanggang dito. Siguro pwede naman siguro punuin na. Depende na rin sa inyo yun, guys. Depende kasi sa timbang yang ng rider or sa gusto ng rider din. Pero kami kasi madalas akong may angkas, medyo mabigat kami, nasa 70 ako, yung si Mrs. nasa 80 din siya, so nasa 150 kilos lahat yung sakay ng motor. Pero pag maglaro naman siya, guys, nung nakaraan na ginawa natin yung dito level ng langis, okay na okay naman sa laro, guys. Pero yung pinaka-standard po talaga ng pork oil natin is nasa 60 lang yung stock natin. So nasa sa inyo talaga yan, guys, kung ano yung gusto nyo. So ako dito na ako nagbabase kasi dati nilagay natin dyan okay naman. Ganun na lang din gagawin natin. Sa inyo, depende na rin kung punuin nyo. Nakababa to, guys, ha, nakababa. Nakababa yan. Yan. Tapos pupunuin natin.
Ayan na siya, guys. Tapos pagkalagay niyan, ganyan siya karami ang nilagay ko. Tapos iaangat baba natin siya para mawala yung hangin. Ayan, wala nang tumutunog, guys. Ayan, okay na yan. Tapos ilalagay na natin itong taba. Ayan. Tapos yung cup niya, una yung may gas-gas. $250 lang to, guys. Tapos pag malapit na siyang umabot dun sa ano, dandahanin lang natin. Sabay-sabay alalay. Ayan, pumasok na. Yung o-ring, yung ano niya, lock niya, ayun, lumakas siya, guys. Ayan, one down.
second. So ganun uli yung pinaka malapit-lapit ng mga spiral, una bago yung pinaka ito medyo malalayo yung gap ng spiral, guys. Baba. Yan. Iwan ko lang kung makikita sa camera. Ayan, kita naman siguro yung ano, yung tubig ayan, ay yung fluid, guys. So, baba lang natin. Tapos lagay uli. Dito pala, guys, para mas madali itong maikabit, unahin mo itong dalawang, itong dulo na to ipapasok. Ganyan. Tapos itutulak mo lang. Ayan o. Pasok mo lang siya. Diin. Ayan, lock na kagad. So, dandan sa pagtanggal. Napakadali na tong tools na to. Napakalaking tulong. Last natin natanggal nito, ang hirap. Ayan, parehas. Ayan, kakabit na natin. So, ipapakita ko pala sa inyo to, guys. Bali, ang sistema kasi nito, itong ano na to, itong pin na to yung pinakauna, 1, sa taas, 2. Dapat ito kasi naglalakyan dito sa gilid. Gaganon yan. Itong parang kanal na to, papasok siya dyan. Para kahit ano niya yan, parang safety precaution niya, na kahit lumuwag to, hindi ito nahuhugot kaagad. Kasi naka-stop yan dito. So, yun lang yung pinaka-importante na detalye dyan sa pagkakabit nito. Yung iba di ko na ipapakita sa inyo. Bali, ganyan yan, guys. Tapain nyo lang sa taas.
Yan. Sabay pasok to. Yan, sumobra konti guys. Ito kasi sa taas makakapa. So ayan lang, ayan, malambot na siya, ipasok kahit kinakamay ko lang paghigpit. So ayan lang guys, ganun lang din yan sa dito sa pangalawa. So, masyado nang mahaba yung video natin, hindi ko na ipapakita sa inyo.